this kind of business they have in Linarang or in Pasil, it's been passed through generations to generations. It's a hidden talent ng generation nila na pinapasa. Na parang it's like pamana na sila lang yung may alam. Dati kasi, if you know something, don't share it. So ngayon, iba na yung generation eh. You could see now how they're doing it. If you go to Cebu, you'll miss half of your life if you don't go to Pasil and taste that dish. Most likely, if you come to Cebu, you always mention Cebu for about lechon. But typically, nalilibutan ng mga dagat, especially in Mactan. So that's why if you come to Cebu, we are also very abundant when it comes to seafood. Iba-ibang lamang dagat na meron kami. I'm June Fernandez. I'm the chef de cuisine of Cebu Parklane International Hotel. If you were wondering why is the fish here, it's so fresh, ang sarap, unlike sa ibang lugar, kasi dito, bagsakan ng isda. Pasil is the fish part of Cebu. So, sila yung pinaka-abundant when it comes to seafood. So usually, yung mga restaurant na masikat dito sa Cebu, yung taga-subahan, makikita mo talaga na everyday, kung ano yung fresh na huli nila, nilalagay sa mesa nila or sa hapagan nila, tapos niluluto. For a daily meal or something special, fish too, na it's very famous here in Cebu. No, it's commonly known as nilarang. This dish really flourished in Barangay Pasil. It's like you have a big bowl, then maraming sabaw, maraming tamatis, maraming luya, may sili, tapos may malaking slice na isda. Tapos ang amoy niya, it's so pungent with tomatoes and ginger. The more na mas maasim siya, the more mas masarap. Because it complements with the sourness, the spiciness, and of course, the sweetness of the fish. Paghigop pa lang sa sabaw, mainit na, maanghang. But most likely, in one dish, in all complete, solve ka talaga kasi ang sarap ng sabaw niya. Tapos yung isda naman, it's so fresh. Maraming nag-i-imitate ng mga linarang na restaurant. Maraming mga sinasabing the best linarang in Cebu. Pero yung the best linarang na nakita ko is Esmen Carenderia. Ako si JR Garcia, 53 years old na ngayon. Bali ako na ang nagluluto dito ng linarang sa Esmen Carenderia. Una doon talaga sa kabila, mga 1957. Doon, lumipat kami dito, mga 1963 na. Linarang na talaga ang tinda namin. Ang pala ako sa tatay ko, talagang malakas na ito, nung una pa. O, kasi yung templada ng tatay ko, parang nakakuha na namin eh. O, kapag hindi, wala lang kami ngayon. O, biro mo, 1957 pa ngayon. Linarang in English means forbidden because usually, yung sabaw na yan is most likely is being used for prohibited seafoods. Dati yung linarang namin, yung mga kiampaw, pawikan, yung mga eel, yung ano, yung mga stingray, yung pating. You cannot use any more those kinds of fishes because it's prohibited already. So ngayon, parang naging normal sa pero hindi bumabama yung standard niya. Lalo pa rin maraming kumakain. So now, using mamsa, o yung iba naman, gumagamit tangigi na lang. Yung tagutunga naman, it's sikat sa mga Cebuano. Kasi yun yung pinaka-best na gagamitin for nilarang. Dati yung tagutunga, dahil yan, hindi kumakain ng tao yan eh, kasi natatakot. Kasi inisip nila, lason. Kaya sinubukan ng tatay ko yan, masarap pala. Yung namamilingki talaga yung nakatanda kong kapatid, si TC. Pagdating niya galing sa palengke, kami na magluluto dyan. Ginigisa nila because they want to get the flavor, the aroma, the pungent, no? Tapos lalabas kasi yung asim, yung kulay na mapula ng tamatis. Ang dali na naman yung lutuin. It's a very common ingredients that you could see in the market or in your fridge na pwede nyong gamitin araw-araw. Tapos ayan, lagyan ng tubig. Para sabaw, siyempre may sabaw, basta larang.
Yung taosyo at gata, pang palapot. Ito yung taosyo. Usually, pag broth na ginang larang, yung iba gumagamit ng cornstarch para palaputin. Pero usually, yung original na larang, there's no need to add starch on it. It's because you're using already gata. Gata can make your broth parang starchy thing na siya. Then you're adding taosyo or black beans. Magiging sticky na yan. We know black beans, maalat yan. So, yung isda, it's bland flavor. So, pag nilagay mo, tapos yung flavor mo na may luya, tapos may pampasim ka pa, it will incorporate with the balance na yung lasa niya, it's intact. Yung may maasim ka, may maalat ka, may maanghang ka. So, balance talaga siya. Yung linarang, iba kasi klase ng isda. Yung pateng, ibang lasa. Yung eel naman, ibang lasa. Depende siguro yun sa isda. So, now, yung pinaka-best na partner for the broth ng larang, it's tagutungan. It has a sweet and parang milky flavored na isda na matamis. It will really complement with broth you use na parang may creamy taste siya. No? Kung makikita mo sa sabaw ng larang may puti na lumilitaw-litaw, yun yung creaminess or the fat of the fish as well. Kasi tagutungan is a very fatty fish yan. Pag kumukulo na yun, ito yung ilalagay namin fresco, sibuyas at tamatis. Yung lansa niya, matatanggal. Pag nilagyan mo ng luya at saka tamatis at saka sibuyas, fresco. Pag nilagay mo dyan, na hindi pa kumukulo, maluluto yung tamatis at saka sibuyas. Pag tiningnan mo, parang walang lamas. Hindi magandang tingnan. Parang additional na pangpakulay. Kasi di mo na makikita yung ginagamit mong unang vegetable or mga sahog na ginisa mo kasi luto na. So I need something new, something fresh na ilagay ko para makita ng mga tao na ma-fresh pa rin yung ingredients. It's called garnishing. If you cook using shilin, walang usok. Usok is one of their marketing strategy. Pag nakikita ng tao na may usok, uy, may nagluluto. People will become curious. So lumalapit. Hindi na sila nagma-marketing. Yung mga tao, pumipila na. No? Parang it's been a routine for them na during lunchtime, nakapila yung tao kumakain. Kasi sa kanila, yung lasa, word by mouth, yun yung gumagana sa kanila. Ibang kapatid ko, nandun sa ospital, nagbabantay. Bali kami, nandito kami. May ditinda. Tulungan lang, oo. Oh. Mahalaga talaga namin itong negosyo namin. Dahil dito kami na umasinso. Kailangan teamwork. Yan yung kapatid namin. Hindi na siguro nag-asawa dahil sa negosyo. Wala na, busy na. Kasi ako, marine engineer ako. Nakapasa ako ng board. Nakasampa ako ng isang taon lang mahigit. Katapos, hindi ako bumalik kasi magandang kita kasi dito eh. Yung kapatid yung isa, dentista. Kaya dito na lang kami. Kasi pag binaano namin sa iba, wala na. Wala nang makakain dito, walang kumain niya. Yung timplada, may iba na. Lilipat na yung ibang customer namin. Dito kasi kami nagtapos eh. Dito kami nasinso. Oh, wala nang iba, wala na. Yung Carenderia yan, matagal na talaga yan. It's also very famous here in Cebu, especially in Pasil. Even me, as a chef, I also recommend their linarang if you really want to try authentic nilarang. So, hindi lang yung taga-Cebu yung tumatangkilig sa larang nila. Iba-iba. Iba kasi din yung lasa ng isda na tagutungan. Kasi ang sarap ng atay niyan. It also adds the flavor of the broth. Kasi we all know may pagka-bitter yung atay. So, it will complement talaga with the broth. You have a dirty kitchen in front of you. Kumukulo yung mga malalaking kawali na nilalagyan. Tapos nandun lang sila nagluluto. So everybody can see it. So the area alone, mainit na. Mainit pa yung sabaw. Paglabas mo, siyempre, papawisan ka. So sinasabi nila, parang nakukondisyon ako kasi nilalabas ako ng pawis.
kahit anong pagod mo, with one soup, mainit, masarap, solve na lang. Nadyan na rin siya. Kasi it went to how many decades already. I'm a chef right now. Pero dati, bata pa ako, maliit pa ako, natikman ko na. It means, how I grow older, mas nauna pa sila sa akin, mas matagal sila. Legend talaga sila. Parang nagiging treasure. No? It's like, they are being a part of the history already of Cebu.